Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Agriculture, Secretary Kiko Laurel. Andito rin po, kasama po rin natin ang Secretary ng DALG, Secretary Benhur Abalos, na matagal na, siguro mga isang linggo na itong hindi natutulog at maraming ginagawa at sa mga issue ng mga pulis. At siguro nababalitaan ninyo lahat yan. Andito rin po ang anak ng Cavite, Senator Bong Revilla Jr., ang isa pang pinagmamalaki ng lalawigan ng Cavite, Senator Francis Tolentino, at ang ating mga representante ng Cavite, the First District Representative Jolo Revilla III, sa Second District Lani Mercado Revilla, sa Third District naman Adrian J. Advincula, at sa Fifth District Representative Roy Loyola, okay, Sixth District Representative Tony Ferrer, and the Seventh District Representative Crispin Diego Remulla, and the 6th District Representative Aniela Blanca Tolentino. Nandito rin ang ating mga party list representative, Agimat Party List Representative Brian Revilla, at yung ating rabble rouser, sasabihin ko din, at ating ang ama ng lalawigan ng Cavite. Andito rin po ang iba't iba na mga alkalde ng iba't ibang bayan na nagre-represent at sinamahan ang ating mga iba't ibang benepisyaryo na mga katanggap na ating hinahandugan ng kaunting tulong dahil nga dito sa ating rinaranasan na sa krisis at pabalibaliktad na panahon. Kaya po, nandito po kami. At sa inyo po lahat, pinakamahalaga na nandito. Hindi lamang kami mga opisyal, kung hindi talaga ang pinakamahalaga na nandito lahat po ng mga benepisyaryo ng mga manging isda at saka ang ating mga sasaka. Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po, magandang umaga pero ang lakas ng ulan. Pero hindi na bali. At yan, maalala naman ninyo, nung nakaraang anim na buwan, tayo naman ay nagdadasal, sanang ulan. Nasagot naman yung mga dasal natin. Narito naman tayo ngayong araw, kasama ang ating mga kababayang mangingisda at kani-kanilang mga pamilya dito sa Cavite, upang mag-abot ng tulong na magpapasigla muli sa inyong kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng oil spill. Ayon sa datos, mahigit 25,000 pamilya mula sa probinsya ng Cavite ang naapektuhan ng mga pangyayaring ito mula sa paglubog ng 3 barko sa bataan nitong nakaraang Hulyo. Mahigit 33,000 mangingisda ang naperwisyo ng nasabi. Mahigit 250 milyong piso ang nawala sa kanilang kita. Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay naniniwala na sa tulong ng bawat isa, tayo ay makakaahon mula sa pagsubok na ito.
Sapagkat ang Cavite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at magigiting na bayani, tulad ni Emilio Aguinaldo, Mariano Trias at Mariano Alvarez. Dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palabang sa hamon ng buhay. Isa itong malaking bahagi ng inyong pagkakalinlan ng simbolo ng inyong panindigan. Ang Cavite ay tahanan din ng ating mga magsasaka at mangingisda na malaki ang ambag sa ating agrikultura at ekonomiya ngayon. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangingisda na naririto, kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. At nasabihan lang ako ni ating Secretary si Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ang pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Hangad namin na ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mangingisda ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangungunan ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Naglanding kami ng 3 milyong pisong standby funds at higit 100 milyong pisong halaga ng pagkain ng non-food items. Kasangga rin ninyo ang DOLE na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa Tansa at sa Naik. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program, sinisikap namin na mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayang naapektuhan at lubos na nangangailangan. Nagsasagawa naman ang DOH ng konsultasyon sa buong rehiyon. Patuloy din ang DOH sa rapid health risk assessment at water testing sa mga nasalantang lugar upang matiyak na ang mga residente na ligtas sila at maayos ang kalusugan sa kabila ng oil spill. Sa ngayon, iniimbisiga na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Masaya akong ibinabalita na matagumpay na nating inapigilan ang pagtagas ng langis mula sa mga barkong ito, particular yung Terra Nova, na hindi na ito makapinsala sa ating kalikasan. Nasimulan na rin ang ating operasyon para sa tuluyang pag-recover ng langis mula sa nasabing barko at inaasahang matapos natin ito sa lalong madaling panahon. Ang estimate ng ating Coast Guard kasama yung mga salvor ay sa kanilang pagkalkula ay 2 linggo daw yan ang tatagal yung pagsipsip nung langis doon sa barko. Naumpisa na ito mga 4 days ago, siguro mga 10 days na lang matitira. Pagkatapos ng 10 araw, ay masasabi natin na isip-sip na lahat ng langis, pwede nang subukan na i-recover yung barko na yan. Palulutangin nila ulit at dadalhin nila sa ibang lugar. Kung meron pang natirang langis doon, saka doon kukunin. Kaya naging maayos naman ang ating pagsagot at pagtugon dito sa krisis na ito. At marami namang tumulong sa atin, hindi lamang ang ating Coast Guard, hindi lamang ang ating DOST, ang ating DNR, kundi rin po ang mga international na meron mga organisasyon po na ngayon, mga NGO,
na kapag may oil spill, eh lalapit at tumutulong, tinuturuan tayo kung ano yung mga teknolohiya, ano yung mga gamit na para mas maganda ang ating magawa. Kaya yun po ang ginawa natin. Kaya ang una naming inaasikaso ay na maging secure yung barko. Kaya yun ang inuna. Kaya lahat ng mga tumutulo, lahat ng mga lumalabas na langis, eh linagyan natin, kinuberan po natin lahat yan. Yan ang una. Kaya tumagal bago na sip-sip. Ngayon, nagsisip-sip na tayo. Kaya ngayon, yun na nga. Umabot na rin tayo sa araw na masabi natin, maari na naman na ang ating mga isda ulit. Patuloy naman ang ating pagkumpuni at pag-aayos ng manhole at air vent sa Jason Bradley na kabilang paghahanda para sa ating refloating operation. Palulutan nila ulit. Isinasagawa na rin ang seawater siphoning, yun na nga, sa barkong Mirolo 1, kasabay ng pagtatakip sa mga butas ng katawan nito. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasan ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Cavite. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Bukod sa bayanihang ating nasasaksihan ngayon, naway magsilbing paalala rin ang mga pangyayaring ito upang bigyan natin ng angkop na atensyon ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang maiiwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangisda. Mabuhay ang Cavite. Maraming salamat po.